Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, buong kapakumbabang aaminin natin ang ating mga pagkukulang at ihingi natin na kapatawaran sa ating poong may kapal. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkukop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sandibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha,
ng buong sangkalangitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, at sa mga bulag na sila ay makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas sa gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya lahat ng mga nasinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito na kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ng mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balos sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinamadami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat na nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit tumaan siya sa kaligitan nila at umalis.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay natitipon muli upang papurihan at pasalamatan ang Poong Hesus Nazareno sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin maging ang ating kagalingan. Palapakan po muna natin ang Poong Hesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Lucas at narinig natin na sinabi ng ating Panginoon ang mga katagang ito. Walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Minsan magtataka tayo, bakit sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo? Anong nagtulak sa kanya upang sabihin ang mga pahayag na ito? Pagkatapos niyang basahin ang salita ng Diyos, sinabi niya ito sa mga tao, sapagkat kilala niya yung mga tao. Alam niyo po, kung titingnan natin, wala namang masama sa pagiging propeta. Wala din namang masama kung kilala ka ng mga tao kahit ang iyong angkan. Kung magkagayon man, walang problema sa mga propeta, maging sa ating Panginoong Hesukristo. Ang problema ay ito. Sadya lamang may mga taong mapanghusga sa kanyang kapwa-tao. Palaging may nasasabi ang kapwa sa kanyang kapwa-tao. At iyon ang nagiging problema. At iyon ang nakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya ang mga katagang ito. Mga minamahal ko, mga kaibigan, bakit dinasabi ng ating Panginoon ito? Sapagkat may background siya. Maging siya ay nakaranas ng kritisismo, ng pang-uusig ng kapwa niya tao, ng kanyang mga kababayan. Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi, di ba ga, ito'y anak lamang ni Jose. Si Jose isang karpentero. No? Parang gusto nang sabihin, di ba't anak lamang ito ng isang karpentero? Paano magpapahayag sa atin? At isa pa, ang pinakamalalim na kritisismo na natanggap ng ating Panginoong Hesukristo ay yung bang sabihin na siya lapastangan sa Diyos. Sapagkat lagi niyang sinasabi na siya ay anak ng Diyos. Isa pa, siya daw ay mapagpanggap sapagkat siya ay inaari niyang siya ay anak ni David. Alam niyo, mga iskrib at mga pariseyo ay naniniwalang manggagaling sa angkan ni David ang isang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya mapagpanggap daw ang ating Panginoong Hesukristo. Nakaranas ng kritisismo ang ating Panginoong Hesukristo sa iba't ibang tao, maging ng kanyang mga kababayan. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, sa mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya gumanti. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Bagkus, sinuklian niya ito ng pagtanggap, ng pagmamahal at paglilingkod sa bayan. At doon, nilawalhati siya sa kalangitan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang karanasang ito ng ating Panginoong Hesukristo ay masasabi nating karanasan ng din natin sa buhay natin. Magsabi ho kayo, marami din sa atin na pumupuna. Kahit ikaw ay mabuting tao, kahit wala kang ginagawa, may masasabi at masasabi ang iyong kapwa. Kasi ang mga Pilipino, mayroon tayong crab mentality. Na kapag tayo umaangat, may mga taong pilit tayong ibabagsak. Kasi may mga taong hindi ko maunawa kung bakit may mga taong ganito. Na ayaw nilang makikita ang kanilang kakilala o kaya mga kaibigan na umuunlad sapagkat mayroon tayong sakit, pagkainggit. Pero mga minamahal ko mga kaibigan, kapag ka nakakaranas tayo ng mga ganito, maganda yung response natin. Ano yung tugon natin sa mga taong itinuturing tayong ganito? Na gusto tayong bumagsak,
sinisiraan tayo, ginagawan tayo ng istorya. Ano yung magandang tugon? Mga minamahal ko mga kaibigan, dalawang tugon ang mahalaga. Una, maging mabuti pa ring tao kahit may nasasabing masama sa iyo ang iyong kapwa. Sapagkat ang mahalaga ay hindi ang kanilang sinasabi. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang dapat mong gawin at patuloy kang gumagawa ng tama. At ang mahalaga din ay kilala mo ang iyong sarili. Kapag ka ganito ang ginawa mo, mas pagpapalain ka ng poong Jesus Nazareno. Pangalawa, take criticism in a positive way. Accept criticism kung ito ay totoo. Sapagkat ito ay pagpapakita ng kababaang loob. At sa pamamagitan nito, may improve natin ang ating sarili upang itama din ang mga pagkukulang na sinasabi ng ating kapwa. Pero kung hindi naman ito totoo, huwag mong pakinggan, hayaan mo lang. Sapagkat una at tigit sa lahat, kakampi mo ang ating poong Jesus Nazareno. Mga minamahal ko, mga kaibigan, marami pa tayong pagdadaanan sa buhay. Pero tandaan mo, kapag tama ang iyong ginagawa, hindi ka pababayaan ng ating poong Jesus Nazareno. Tayo po yung magsitayo. Minamahal kong mga kapatid, tinanggap si Jesus ang sarili niya mga kababayan, tanggapin natin siya na may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag na may katapangan at isabuhay nang may panindigan ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang ang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang lumbayang panggapin.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walong humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabos sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria na ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipapahayag natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong naiyahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang Panginoon, ako'y hinirang
Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga haba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating po na September 7, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at paghisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ng Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayong patuloy na nagmamahal. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,